For today's vlog, nandito tayo sa... Yes, best! Nandito tayo sa Sagrada de Familia here in Barcelona, Spain! But before that, i-share ko muna sa inyo ang aming journey as part ng aming Europe tour ni Dodo. Fly me to the... Let me be forever. Ay, mali pala yung lyrics. Nandito pala kami ni Dodo sa Paris, France, Orly Airport at nag-aantay ng aming flight papunta sa Barcelona, Spain. Pinagbakasyon ko siya dito sa Europe para naman magkasama kami sa aming birthday dahil nga hindi ako makauwi sa Pilipinas para i-celebrate ang first anniversary ng kasal namin. Buti lang nakakuha kami ng visa para sa kanya. After almost 2 hours flight from Paris, nakarating na nga kami dito sa Barcelona Airport. Ang pagbabalik ng iyong favorite burger? Pagbabalik ng burger ni Miss Olten. Puro burger. Nom! Hirap na hirap ka ah. Laki. Ang laki ng ano ko. Ng burger mo? Kinabukasan, gumala kami agad sa mga tourist spot dito sa Barcelona. We are here at Barcelona. And in front of us is the amazing Sagrada de Familia. Presenting La Sagrada Familia, one of Barcelona's most incredible tourist destination. Konting kaalaman at history lang mga besh. Alam nyo ba na ang La Sagrada Familia ay sinimulang i-construct noong March 19, 1882 pa? Ito ay dinisenyo ng isang sikat na architect na si Antoni Gaudí at iba pa niyang kasamahang Catalan architects. Tinayo ang simbahang ito bilang alaala kay St. Joseph ng mga deboto nito. At ang pinakaunang bato ng paggawa ng simbahang ito ay nilagay nila mismo sa araw ng kanyang kapistahan. Noong March 19, 1882, the Feast of St. Joseph. Simula noon, patuloy na ang paglaki at paglago ng simbahan. Sa kasamaang palad, ang main architect na si Antoni Gaudí ay namatay noong June 10, 1926 dahil sa nasagasaan siya ng tram or street train. Habang naglalakad siya papunta sa simbahang ito. Hay nako Gaudí, ba't hindi mo naman nakita yung tram? Uy! So sayanga! Kaya yun tuloy, hindi na natapos ang basilika hanggang ngayon. 140 years na ang nakaraan, hindi pa rin tapos ang basilikang ito. Charo, syempre pinagpatuloy din nila ito ng mahabang panahon ng mga arkitektong sumunod sa kanya. Pinaplano nila itong matapos ngayong 2026 bilang alaala sa ka-100th year anniversary of the death of Antoni Gaudí. Kaso nga lang, nag-COVID pandemic diba noong 2019, kaya natigil na naman ang pag-construct nito. Kaya hindi na natin alam kung kaya ba nilang habulin ang 2026 end of project na ito dahil sobrang ambitious at hirap nga ng pag-construct nito dahil sa sobrang laki at komplikado ng disenyo niya. Oh, thank you, Dodo. Grabing lakaran namin ni Dodo para maikot namin ang buong basilika. Sobrang laki, besh. Hindi na nga kami pumasok sa loob kasi ang haba ng pila. May nakita pa kaming waffle na ganito binibenta sa gilid ng simbahan. Hala, hala, hala. Ano to? Hindi ba magagalit sa Santo Papa nito? Anyway, nag-ikot-ikot pa nga kami sa mga tourist souvenir shops malapit sa Sagrada Familia at ito nga nakita namin yung mga gagandang mga souvenirs. Everything about Barcelona and Spanish culture. Madalas yung design nila, Catalan Modernism. Bumili na rin ako ng mangilan-ngilan na ref magnets. Hindi ako si Celine! You will never be Celine! Alala niyo ba ang Barcelona movie ng Catniel? Dito mismo ang filming location ng movie ng Catniel na Barcelona, A Love Untold. Noong 2016, yung si Daniel Padilla bilang Ellie na Filipino architect / tourist guide. Tapos si Catherine Bernardo bilang Mia, asked Filipino tourist pero gustong mag-TNT at magtrabaho dito sa Barcelona. Yes, besh, dito mismo ang shooting location nila. At dito nga rin kami ni Dodo, nagpa-picture, syempre. And now I'll never love this way again. Hold on before the good is gone. Oh, diba ang sakit sa tenga? Kinanta ko na lang, besh, para hindi tayo makapiright. Daniel Padilla. Hi everybody, we're here in the
Sagrada de Familia in Barcelona, Spain. Toto! Tapos na tayong gumala dito sa La Sagrada Familia, kaya punta na tayo sa next destination. Guys, papunta po kami sa Park Güell ni Gaudi. Napakatuktok pala nito. Grabing ano, hinihingal na si boss. Ano yan, boss? Pagambalata. Laban. Woo! Tuktok pala to ng bundok. Go! Napaka-challenging umakyat dito papunta sa Park Güell. Sobrang tuktok niya. Ay, Diyos ko. Park Güell pa more. Napakatuktok pala niya. Diyos ko. Hinihingal na tayo. Besh, wala na besh. Sira na ang beauty. Hindi pa na nakapunta sa tuktok ng Park Güell. Dito sa Barcelona, Spain. Hinihingal na tayo. 5 PM ba ngayon. Mainit sa Barcelona. Bongga dito. Hindi malamig tulad ng Germany pero... Bet. Oh my God! Si Dodo lumalaban. Nakalimutan niya may asawa siya. Dada! Ang pangit kabanding nitong asawa ko ba? Iniwan ba naman ako? Ang bilis maglakad. Finally, nakarating na rin kami sa kabilang entrance ng Park Güell. Isang basa na po yung likod ng asawa ko. Kawawa naman. Kakaakyat ng bundok. Yun na nga, besh. Wala na talaga. Labasan na ito ng kaluluwa. Nakahinga lang. Init-init. Go. Honestly, besh, paggala talaga. Ang dami kong energy, besh. Promise. Grabing lakad namin, besh. Hindi na namin alam saan kami papunta. Uban ka lakaw, Duda. I love you. Day, huwag ka kapuya, day. Wala daw. Kaloka yung asawa ko. Gusto nang umuwi kasi pagod na daw siya. Kakarating pa nga lang namin. Ano to? Mahinang nila lang. So this is it. What are you talking about? Vicky? Park Gaudi in Barcelona, Spain. Oh, dagdag kaalaman na naman mga besh. Park Güell is a private park system composed of gardens and architectural elements located on Carmel Hill in Barcelona, Catalonia, Spain. In English ko na kasi ginugol ko lang din naman yan. Park Güell is an enormous garden with stunning and distinct architectural elements designed by the renowned Catalan architect Antoni Gaudí. The park is named after the Eusebi Güell, a rich entrepreneur and count that had a great passion for Gaudi's work and who became his patron. Oh, diba? Grabe ang research. Credits to the owner. Oy, Google. In fairness, besh, ang ganda din naman talaga ng lugar. Worth it yung 10 euro mo or 580 pesos as entrance fee. Kung architecture student ka, maa-appreciate mo talaga ang lugar na ito. Dahil punong-puno siya ng Catalan modernism designs. Siyempre, hindi kami nagpahuli ni Dodo ng unlimited pictures at video taking dito. Siyempre, minsan lang kami dumalaw dito sa Barcelona eh, kaya push na. Ginrab na rin namin ang opportunity na parang mag-honeymoon na rin dito sa Europe. O, diba? Bongga bells. Anyway, ipagpatuloy na natin ang ating paggagala dito sa Park Güell. Dito naman sa area nito, meron silang ganitong design. Tinatawag nila itong Gaudi Tunnel. Gusto sana naming pumasok dito at magpa-picture kasi sabi close daw kasi for safety purposes. Next up, nandito tayo sa Sala Hipostela, composed of 86 columns. And of course, one of the most popular highlight inside Park Güell is its colorful guardian called El Drac or the Dragon. It is the popular mosaic salamander statue located at the gates of Park Güell. It is also known as Park Güell Lizard. Swerte mo naman, Dodo, at nakapapicture ka sa... Hawakan mo yung lizard. Ganyan. Galing. So ito na nga ang kwento ng history ng Park Güell. Una daw kasi, plano talaga nila itong maging premium residential complex. Kumbaga, parang private subdivision ng mga mayayaman. Kaso nga lang, sabi ng mga mayayamang Catalan noong panahon, masyado dong malayo ito sa city center ng Barcelona. So ang nangyari, hindi na siya natuloy. Actually, dalawang bahay lang ang natapos nilang i-construct dito. Yung isang bahay binili mismo ni Gaudi at dito na siya nanirahan kasama ang kanyang pamilya. Nung namatay na ang may-ari na si Eusebi Güell,
na pagdesisyonan ng mga tagapagmana niya na ibenta na lang ito sa city council. At ginawa nila itong municipal park in 1926, na naging bukas na rin sa publiko. 360! Tapos na po kami gumana dito sa Gaudi Park, Gaudi. Uwi na po kami magpapahinga at kita tayo na ang kaibigan namin. Galing sa... Oo, oh, nag-wish siya doon sa may ano. Para yumaman na tayo. Bye-bye! Kinagabihan, minute up namin ang aming mga kababata sa Pilipinas na nandito na sa Barcelona nagtatrabaho. Los kids! Wow! Ginoo ko ang mahala. Moro na yung gisir? Mato, nandun sa to ang merkado. Ay, naganta. Ang ima dodo, okay. Nanang tangnet, may murag lami-lami. Ah! Ikaw sa muna ko. Hi! From Carmen. Naga Carmen na kita. Chicas from Carmen here in Barcelona. O, diba? Tas yun nga, nagchismisan kami, kumain, uminom. Grabe nakakatuwa. Tapos syempre, nag-TikTok na rin kami. You know that I have that cash. You don't even have to ask. Having the thing you want to. 'Cause I can make it rain on you. Shake it if you got it. Shake it if you got it. O, diba? Pati ba naman sa yung winner's over na? Pag yan, naka-copyright pa, ewan ko lang talaga. Next episode! Senyora! Dragon fruit with coconut. Anli kain dito sa St. Joseph, La Boqueria! Abangan nyo po ito sa next vlog. Please follow FB page and subscribe to YouTube channel, Bahol Girl!